sa tuwing makikita natin, no, yung mga ganitong eksena tulad nito, eh isa lang ang pumapasok sa isip natin, no, especially tayong mga Pilipino. Yan po ay kapistahan ng ating Panginoong o ng ating Poong Jesus Nazareno na ginaganap tuwing January 9 ng taon, no. Sa senaryo nga na yan, makikita natin, ano, na talaga namang yung ano, yung buhos ng tao, yung debosyon ng bawat isa, no, ng mga Pilipino, eh masasalamin talaga sa gawain yan. Pero bago tayo dumako dyan, eh paano nga ba nagsimula ang debosyon ng mga Pilipino sa ating Poong Jesus Nazareno? At saka saan nga ba nagmula ang imahe na iyan? At paano nagsimula ang traditional na translasyon dito sa ating bansa? Yan ang ating aalamin dito lamang sa ating History Motovlog. Let's go! Yo, yo, yo! What's up, mga ka-istorya? Yun, welcome po ko sa ating channel na History Motovlog. Ayan! Panibagong taon! Panibagong paglalakbay ang ating mga gagawin, no, sa taong ito. Yes! At tulad nga ng sinabi natin last year, ano? Eh, panibagong mga makasaysayang lugar, makasaysayang kaganapan, mga bayani natin, no, ang ating tatalakayin dito sa ating channel, ano. Oh yes. So ayun, kamusta po? At kamusta po ang pagsalubong natin sa bagong taon na 2024, ano? Maayos ba? Naging maganda ba? Wala bang nasabugan? Wala bang naputukan? Maayos ang lahat, ano? At nawa ay nasa magandang kondisyon ang lahat. Woo! So ayun, no, meron na naman tayong panibagong adventure, no, na babiyahihin ngayong araw, ano. Ito po ay isang kaganapan sa ating bansa na taon-taon ginagawa, no, ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Yan, makasaysayan yan dahil sa tradisyon natin, no, dito sa ating bansa, no, Pilipinas, no. Ilang daan taon na rin yang ginagawa. At yung mismong imahen ng Poong Jesus Nazareno ay halos ilang daan taon na rin ang tanda. So yun, ayan po ang ating pag-uusapan ngayong araw, ano po. So simulan po natin sa imahen ng Poong Jesus Nazareno. Yan daw po ay naggaling sa, ano, bansang Mexico. Yan. At dinala nga dito sa bansa, no, sa Pilipinas ng mga grupo ng mga, ano, Agustinian, no, Recoletos, no. Sila po ang nagdala dito sa Pilipinas niya. At nakarating dito sa Pilipinas noong May 31, 1606. So, yun, ganun na po siya katandaan po. Pero may ano po doon, ha, meron po kung hindi ko main, parang agam-agam ba tawag. So kalituhan, no. Kasi po, ito, mamaya pag-usapan natin yan, ano po. Kasi po, no, nung, yan nga po, May 31, 1606, ano po. Eh, nakarating dito sa bansa natin yung imahen ng Poong Jesus Nazareno. At yan nga po, habang tumatagal, eh palaki ng palaki yung deboto, yung mga deboto ng Poong Jesus Nazareno.
padami ng padami ang nagdedevosyon, no, sa imahe na iyan. Yan po ay unang nailagak po dyan sa may ano, bagong bayan, no, sa tinatawag ni, so may simbahan daw po diyan dati. Diyan po siya unang nilagak na po. At ilang taon lamang ang nakalipas ay sa isang simbahan din po diyan po sa may ano, Intramuros, ano, nilagay yan. At yun nga po, no, at hindi nagtagal ay yung pong Poong Jesus Nazareno ay unti-unti dumami yung mga nananampalataya, no. Ultimo yung mga ginawang alam niyo yung mga parang panahon natin ngayon, yung mga Hijos del Nazareno, no? Napansin ng anyan ng Vatican at binigyan sila ng go signal na ayun na tuloy yun, no? Kumbaga meron silang bas-bas galing sa Vatican, galing mismo sa ating Santo Papa, ano po. So ganun po kalaki yung epekto ng pagdedebosyon natin dito sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At ayun nga po, no, dito po sa Intramuros, Manila, no. Ayan, welcome sa Intramuros, Manila. Inilipat mula dun sa bagong bayan yung imahe ng Poong Jesus Nazareno, no. At yun nga po, sa paglipas ng panahon, paglipas ng mga taon, dumami nga daw ng dumami ang mga deboto, no? At sa takot nga ng mga prior o ng mga pare ng time na yon, nag-order yung mga pare, no? O nag-umingi ng isa pang replika ng ating Poong Jesus Nazareno, no, na mula sa Mexico. So nag-request ulit sila ng ano, ng isa pa, no, para yun ang ilalabas, no. Baka nga daw naman masira or may hindi magandang mangyari dun sa ano, ano, sa imahen, no, kapag inilalabas sa ano, no, sa simbahan, ano nga. Yung dumating po na yun, ayun po ang tinawag na Poong Jesus Nazareno, no? Nazareno ng Panghirap. Ayun po. So in short, naging dalawa po ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Isang galing sa 1606. At yung pangalawa ay yung humiling ang simbahan ng panibagong ano, no, panibagong kopya o ng replika nga, ano. So yung una ang tinatawag nila ay Nazareno ng Mayaman. So yun po. Ito po ang sinasabi ko kanina na medyo nagkakaroon ako ng ano, no, paguluhan sa isip, ano. Kasi dalawa yung dumating, ano. So sinasabi nila, ba't daw, ito ang kwento dun, bakit daw naging kulay itim, bakit daw naging itim yung ano, yung imahe ng Poong Jesus Nazareno. Actually may kwento yan. Dalawa raw ang teorya niyan, ano. Una, habang dinadala po dito sa Pilipinas ang imahe ng Poong Jesus Nazareno sakay ng galyon o yung mga sinaunang barko na ginagamit noon unang panahon, ano. Sa kasamaang palad daw po nasunog yun. Ayan. Pero ito ang milagro, nakaligtas po ang mahal na Poong Jesus Nazareno, yung imahe po na yun ay nakaligtas, pero nagkulay itim gawa nga po ng sunog. So yun po ang unang teorya. Pangalawang teorya, yan daw pong imahe ng Poong Jesus Nazareno ay gawa raw talaga sa kahoy na maitim talaga, no? Maitim ang kulay.
o yung tinatawag nilang mesquite ba tawag doon, basta yun naalala kong basa doon, mesquite yun. Paki-correct na lang po ako kung may mga mali po ako nababanggit, ano po. So yun po, mesquite daw, ano po. O kung tawagin nila ay sa Tagalog, no, sa atin, sa local term natin ay kahoy na kamagong. Ayan. So doon daw po gawa yun, no. At itong nakakagulo, no, hindi ko alam kung yung dinala ba dito yung una, yung 1600 na imahe ang nasunog, o yung pangalawang request na copy, no, o na replica ng Jesus Nazareno ang nasunog. So yun po ang medyo naguguluhan ako ng kaunti, ano po. So yun nga, no, at nasunog nga, iba sabi gawa sa maitim na kahoy. So ayun ang mga teorya kung bakit siya naging itim. Okay po. At yan nga po, no, dito sa Intramuros, inilagak nga yung dalawang Nazareno, ano, na tinatawag nilang Nazareno ng mayaman, at yung isa ay Nazareno ng mahirap. So dalawang uri po ng imahe ng nadala dito sa Pilipinas, ano. Dagdag lang po, no, iyan pong imahe, ano, ng kung Jesus Nazareno, kaya isang set daw po iyan, pagpapakita ng paghihirap ng Panginoong Jesus, no, o in short yan daw po ay ang Passion of the Christ. Yan, kasama po niyan yung ano, yung alam niyo yung nagdadasal si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane, no? O tinatawag nilang Agony of the Garden. Yan po, kasama po yan. Yan po ay kabilang po dun sa mga nakarating, no? At yung imahe ng pag-aresto sa kanya. Yan, ayan yung mga kasama noon. Ano pa, kasama niya din doon nung pagdating ay yung Lord of Pardon, no, yung nakaupo ni Cristo, no, na may hawak na tambo at may koronang tinik, ano. So ayun po yung mga set na kasama ng Poong Jesus Nazareno. And next po ay yung tinatawag nilang paglilipat na, ano. Dahil nga dalawa na nga yan, ano, dalawa na yung Poong Jesus Nazareno na nakalagak dito sa Intramuros, ano. Yung isa Nazareno ng mahirap, at yung isa Nazareno ng mayaman, no, na tinatawag. So bakit tinawag na mayaman, no? Dahil ilan lang ang nakaka-access doon, no, nakakarating doon sa imahe na yon, ano. Ang madalas na inilalabas talaga sa mga Pilipino noong time na yon ay yung replica ng Poong Jesus Nazareno. Okay po. At ayun nga po, no. At taong 1787, January 9, 1787, ano po, ipinag-utos nung Archbishop Basilio Propina, tama ba ko? Basta si Archbishop Propina, na ilipat yung Nazareno ng mahirap at ilagay sa isang simbahan din, ano. Simbahan na yun ay kung tawagin ay St. John the Baptist Church, o kilala rin sa tawag na Menor Basilica ng Poong Jesus Nazareno. At siyempre, mas tanyag siya sa pangalang Quiapo Church. Yan. So, noong 1787 daw, no, January 9, 1787, ay formal nang inilipat dito sa Quiapo Church yung Poong Jesus Nazareno, Nazareno ng mahirap. At yung Nazareno ng mayaman ay nanatili doon po sa simbahan doon sa may, ano, sa may Intramuros, ano ko. At noong 1945,
nung kasagsagan ng World War II. Alam naman natin na ang Maynila ang pinakabugbog, ang pinakawasak na lungsod, no, sa ating bansa noong World War II. At kasabay nga nun ay mga establishmento, mga makasaysayang establishment ang nasira, no? Kasama na yung mga simbahang luma, yung mga antigong simbahan noon, no, na daang taon na ang tanda ay kasamang nasira sa gerang yun, no? At isa nga po doon ang simbahan kung saan nakalagay doon ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang simbahan kung saan naiwan po yung Nazareno ng mayaman, ano. At yun, kasamang nasira yun, no, doon sa digmaang yun, no, sa World War II, ano. At ang nakaligtas ay ang simbahan. Ang Nazareno ng mahirap. So ayun po. At mula po noon, ano, mula po nung January 9, 1787, taon-taon nang ginawa yung tinatawag nilang translasyon. Or ang ibig sabihin ay ang paglilipat ng Poong Jesus Nazareno. Mula po diyan sa Intramuros patungo dito sa, ano, sa Quiapo Church. Ito po ang Quiapo Church. Yan. Diyan po ang tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Or kung tawagin dati ay Nazareno ng Mahihirap. At mula nga po nun, no, ay tuloy-tuloy na, no, taon-taon ginaganap yung translasyon dito sa Poong Jesus Nazareno, ano. Dinadaluhan niyan ng hindi bababa sa 1,000,000 tao. Hindi bababa sa 2,000,000 mga Pilipino na naniniwala at humihingi ng milagro sa ating Poong Jesus Nazareno. So ayun po ang kasaysayan po ng ating Panginoong Jesus Nazareno at ng translasyon dito sa ating bansang Pilipinas. At yan po, kasabay po ng kapistahan, no, ng ating Poong Jesus Nazareno, i-anticipate na po natin yung gantong traffic, ano po. Kung mapapadaan po kayo dito ay hanap po muna tayo ng ruta, no, na ibang ruta na daraanan. Iwasan po natin muna itong kalsadang ito. Yes! Upang nasa ganun na yan, baka iwas tayo sa traffic, ano po. Dahil isang beses lamang ito sa isang taon, ano po. Kaya naman na iwasan po muna natin. So yun, no. At kung makikita po natin dito, no, taon-taon, no, yung tuwing kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, ano po, makikita natin yung lalim ng pananampalataya ng mga deboto, ano, at yung tinatawag nilang panata nila, ano, taon-taon, ano. At yan nga po, no, sobra yan tayo mga Pilipino, no, mula nang dumating ang Kristyanismo dito sa ating bansa, talaga namang yung pananampalataya natin ay lumalim na ng lumalim ng gusto, ano. At tulad nga nito, no, nalalapit na ang kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno, na naman po ang bugso ng damdamin ng mga Pilipino, no, lalo na yung mga deboto, dahil once a year lang ito, milyong-milyon tao ang dumadalo rito taon-taon. Nahinto lang nung pandemic. At ngayon taon nga ay nagbabalik yung tinatawag na paglilipat ng Poong Jesus Nazareno mula dun sa Quirino, tinatawag noong Bagong Bayan, patungo dito sa Quiapo Church. At taon-taon din, no,
kasabay ng paglilipat niya yun, no? Ng translation na yan, no? May nasusugatan, may nasasaktan, nahihirapang huminga. Talaga namang sinusuong ng mga devoto yan, ano? Especially yung mga taong nakaranas ng milagro, ng himala mula sa ating Poong Jesus Nazareno, no? Dahil kahit anong klaseng pagsubok pa yan, eh, kayang lagpasan ng mga Pilipino, no? May namamatay din sa kasamaang palad, may namamatay talaga. Hindi natin alam yun, hindi natin maku-question yung pananampalataya ng bawat isa, eh. Hindi natin pwedeng questionin yun. Lalo tigit sa mga deboto, no? Ng Poong Jesus Nazareno, no? Hindi natin pwedeng questionin ang mga pananampalataya, paniniwala ng bawat isa. Kahit ano pang relihiyon mo, kahit ano pang pinaniniwalaan mong relihiyon, ano? Dahil nga meron din tayong tinatawag na respeto sa pananampalataya at paniniwala ng bawat isa. Bago tayo humingi ng respeto sa ating kapwa tungkol sa ating pananampalataya, tayo mismo sa bawat isa sa atin, ano, matuto tayong respeto din muna sa kapwa natin. Kahit anong relihiyon pa yan, kahit ikaw pa Iglesia ni Cristo, ikaw ay born again, or Sabadista, or Mormons, anything, or ikaw ay isang Muslim, lahat dapat irespeto. Kaya naman sa darating na kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno, ano, yung sa tingin nyo, mga kahistorya, OA yung ginagawa, tingnan natin sa sarili natin kung meron ba tayong ganyang pananampalataya. Baka mamaya bato tayo ng bato ng putik sa kapwa natin, pero sa sarili natin, sobrang dumi natin at sobrang putikan mo din, para saan yung pagano mo, no? Yung pagsita mo, no? Sa kapwa mo, diba? And yun nga po, no? At sa kapistahang ito ng ating Poong Jesus Nazareno, no? Sa mga deboto naman natin, no? Alam ko wala ako sa katayuan para magsalita ng ganon. Nawa, hindi lamang po tuwing pista ng Poong Jesus Nazareno makita yung nag-aalab nating pananampalataya. Nawa, sa araw-araw, no? Ay maipakita natin, no? Yung ating devosyon, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At nawa, hindi lamang sa loob na isang taon tayo pumunta sa Quiapo Church. Imagine nyo, no? Ganun pala karami, no? Pupunta sa pista ng Poong Jesus Nazareno, milyon, no? Pero pagka mga normal days, no? Ilan lang, no? Ilan po yung medyo sad part doon, nakakalungkot na parte. Pero yun nga, ulitin ko, hindi natin pwedeng questionin ang mga pananampalataya at paniniwala ng mga Pilipino ng bawat isa, no? So yun po, no? Nawa, marami tayong natutunan, no? Sa ating biyaheng ito, especially sa nalalapit na kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya naman sa darating na kapistahan po ng ating Poong Jesus Nazareno, nawa ay wala nang masaktan. Wala nang magbuwis ng buhay. Dahil nagbabalik nga po ang traditional na translation ngayong taon, no? Na natigil din ng ilang taon. Kaya naman panigurado yung mga deboto ay sabik na sabik muli na makasama ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ano? At makabahagi muli siya, no? Sa translasyon, no? Dahil yan ay nagpapakita ng ating
yung Panginoong Jesus Nazareno ay nagpapakita ng paghihirap, no, mga dinanas niya, mga sakit na dinanas niya sa mga sundalong Hudyo, no, nung time na yun. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ganoon na lang ang debosyon ng mga Pilipino sa kanya, dahil siya ay imahe ng paghihirap. Kaya malapit siya sa mga taong mahihirap. Hindi lang sa mahihirap, no, kundi sa mutsaring mga Pilipino, no, kung ano man yung iyong antas sa buhay, no. Kung man ay mapapolitiko, mapa-artista, kung ano man, singer ka man, diba? Lalo tigit yung mga simpleng mamamayan, mga simpleng Pilipino, no. But, so muli po, sa panahong ito, sa panahon ng kapistahan ng ating Poong Jesus Nazareno, dalangin lang po namin na pagpalaing patayin lahat, ano po, at patuloy tayong bigyan ng malakas na pangangatawan at tingin ng kalusugan, lalo tigit sa bagong taon na ito, no, na ating hinarap, no. At nawa ay bigyan niya tayo ng mas malalim pang pananampalataya upang harapin ang buhay na ito, no, sa panibagong taon. At nawa ay bigyan niya tayo ng mas malakas pang kalusugan at pangangatawan, at huwag tayong hayaang masadlak sa lusak. Lalim. Huwag tayong masadlak sa kung ano man, sakit man, sobrang kahirapan. So yun, lagi lang tayong magdasal sa kanya, at lagi lang tayong humingi ng gabay sa kanya. Ang ating Panginoon Diyos naman ay laging nakikinig, ano? Lagi naman siyang nandyan at tumutugon sa ating mga dasal at panalangin. Hindi po bingi ang ating Panginoong Diyos, ano? Kaya naman palalimin pa po natin ang ating pananampalataya. Tulad nga na sabi ko kanina, huwag po lamang sa loob na isang taon, isang araw lang makikita ng buong mundo yung ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Pakita natin sa kanila na hindi lamang tuwing piyesta ng Panginoong Jesus Nazareno nag-uumapaw yung ating dasal at panalangin. Pakita natin sa buong mundo na sa bawat araw ng taon, malalim ang ating pananampalataya, ano po. Alright. So yun, no. Maraming salamat po ulit, no, sa inyong pagsama sa ating biyaheng ito, no. Sa isa na namang paksa ang ating napag-usapan, ano po. At nawa po ay lagi lang tayong maging ligtas, maging maayos sa kalsada, especially sa mga rider na bumabiyahe katulad ko, at sa mga taong araw-araw nagko-commute. Yes! Sa mga taong araw-araw sumasabak sa kalsada. Yan. Mag-ingat po tayong lahat. Alright. At muli po, ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Alright. Para sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Ride safe, everyone! And God bless!